ang challenge, well, hindi na pala siya mukbang ngayon kasi nag-level up na kami. It's called Cookbang. So, mix na siya ng cooking and mukbang. And today, magluluto tayo ng shabu-shabu and kakain din tayo after. Meron din akong special guest today. Kasama ko pa rin si Mommy Lou based sa popular demand kasi nung last time sabi nila, isama ko siya ulit. So, ngayon, eto na yung request niyo, kasama ko ulit ang aking mommy. So, ako pa rin si Prince Alvarez, ang inyong hashtag Tabachoy! Naghanap kami ulit online and nakita namin on Instagram si Caleb's Plate. And disclaimer lang, hindi kami magaling magluto kasi ako growing up, si mommy has been a working mom for a very long time. Kaya yung mga madalas na ginagawa namin dito sa bahay is order lang ng food for delivery or either mga simpleng luto lang. And ako, nagmana rin ako sa kanya, hindi rin ako naging magaling magluto and hindi rin ako matyagang magbasa ng mga instructions. Kaya napili namin si Caleb's Plate kasi everything is already prepared. Konting luto lang, very easy lang, ipapakita namin even the ingredients na kailangan. Ganto sila oh. Naka-chop na and naka-measure na siya. So, wala na siyang hirap. Napakadali lang niya. So, let's start! So, mag-start muna tayo sa mga ingredients na kailangan for this. Ito, pag in-order nyo siya, sama-sama na siya lahat nandito na, like I said. So, first is si sirloin beef na 800 grams. So, ito na siya. As you can see, ayan. Naka-chop na rin siya, so wala ka na rin problema. Ilalagay mo na lang siya. Second is si soup base, which is a pork bone. Ito. So, dalawa yung binigay nila sa amin. So, yan. So, sa toppings naman natin, meron tayong assorted balls with fillings. We have fish, tofu, squid. Squid fingers, crab claws, and crab sticks. And meron din tayong enoki mushrooms. Actually, ngayon ko lang to narinig, but this is what it looks like. And meron ding vermicelli noodles. So, ito yung parang noodles niya. Here. And then, meron ding bok choy. So, meron siyang kasamang veggies. So, like I said, everything is already packed and chopped and sliced. So, ang gagawin mo na lang is ilagay siya isa-isa and i-follow yung madaling instructions. Kaya napaka-convenient talaga siyang bilhin compared sa ikaw pa yung magme-measure nito, gano'ng karami, isa-isa mo pa siyang hahanapin, isa-isa mo pang bibilin. Pag nag-order ka sa kanila, sama-sama na siya lahat. These are the condiments. We have satay paste, garlic. Meron din tayong chili labuyo. Yung pinakita ko kanina, kita nyo naka-measure na siya and naka-chop na rin siya, so wala na siyang problema. Meron din siyang kasamang spring onions here. Meron din tayong white onions, which is also chopped. Wala ka nang gagawin. And meron din tayong soy sauce. Kita nyo yung packaging nila. This one is airtight, naka-seal. So kahit balik-balik ta rin, hindi siya tumatapon. Ganun siya pinaghandaan ni Caleb's Plate. So finally, magsa-start na tayong magluto. And number one sa instruction is to cook the noodles. So maglagay lang ng water dito. Kaya meron na tayong water. And yung vermicelli noodles is ito na siya. So ikakat na rin natin. And here we go. So after 5 minutes, kumukulo na siya and parang luto na rin siya. So, let's see. Yan, kumukulo na siya. And I think it's ready. So alisin na muna natin siya and itatabi natin siya at ihiwalay muna for a while. After ma-strainer at maalis yung water, so this is how it's gonna look like. Yan, and then let's proceed to the next. Second step natin is 6 cups of water. Andito na rin yung water. Next doon is onions. So, alam nyo, dati pa ako litong-lito. Hindi ko alam kung ano yung onion, saka ko alam, di ko rin alam kung ano yung garlic. So, ano dito yung onion, ano yung garlic? Onion, and this is garlic. Mm. So, siya, may alam siya. So, unahin muna natin is si onion. There. There you go. Then, garlic, which is half lang, kasi yung half is gagamitin natin for the dipping sauce. So, half is something, ganyan. Soup base. So, itong dalawa. Okay, forget to pay
para sa iyo. So, ang next step is, let's put the sirloin beef. Hayaan natin itong kumulo for 5 minutes. So after ulit kumulo, ayan, mausok-usok na siya ngayon. Kitang-kita nyo na ngayon sa camera. I think, yes, kitang-kita siya. Next natin ilalagay is yung assorted balls. So ito, another 5 minutes lang din siya. And naka-pre-pack na siya. So lalagay mo na lang siya lahat. Wala ka ng headache. So after ulit kumulo nito, in just 5 minutes, ilalagay na natin yung last step, which would be the vegetables. Kasama dito yung... this one, enoki mushroom, and meron siyang cabbage sa ilalim. So, nakaayos na rin siya. Plus, itong bok choy. So, lagay na natin. So, yung veggies, mabilis lang naman siya, and it's already done. So, this is how it's gonna look like. Tapos na kami, so let's proceed dun sa dipping sauce na special sauce ni Caleb's Plate. So to start yung dipping sauce natin, una natin is si satay paste, which is ito. So kanina si garlic kalahati lang yung ginamit natin, so para dito yung kalahati. Last is si chili, pero konti lang yung lalagay namin kasi hindi talaga kami masyadong mahilig sa maanghang. Pwede rin natin siyang lagyan ng konting soy sauce. And that's it. Ito na yung dipping sauce natin. Wow. And meron pa kaming bonus material ngayon. Tuturuan namin kayo magluto ng Angus roast beef na you can also order from Caleb's Plate. So ito siya. This is 500 grams. It's ready for 20 to 25 minutes and it's good for 3 to 4 people. And 800 pesos lang siya. Meron din silang 1 kilo, which is good for 6 to 8 people naman, worth 1,500. Oh, so, umumpisa na natin siya ngayon iluto. And after 20 minutes, ito na yung Angus beef natin. And medyo nasunog-sunog kasi nga hindi kami masyado magaling magluto, but madali pa rin naman siya, hindi naman siya masyadong mahirap. Bantayan mo lang siya na huwag masunog, hindi kagaya namin kasi namahinga kami habang nagluluto. But anyways, it's still easy. Ifa-fry lang siya for 20 to 25 minutes. And meron pa rin kaming another bonus. Meron din kaming barbecue pork ribs. I think masyado kaming nagutom and napa-order kami ng madami. And sabi namin, trip namin magluto-luto kahit hindi naman kami talaga marunong. So we'll try this. This is 500 grams. So, ito siya. It's also from Caleb's Plate. And you can cook it with 180 to 200 degrees. And 20 to 25 minutes lang din siya kagaya ni Angus beef kanina. And you can buy this for 600 pesos only. After 20 minutes, ito na siya. It's cooked. It's nice. And this is how it looks like. Nakakagutom na talaga. Grabe. And nag-order pa kami ng Hungarian sausage also from Caleb's Plate. Ito yung last na ipapakita namin sa inyo kung paano iluto. It's only 270 pesos for 3 pieces and for 5 pieces, it's only 450 pesos. Ito siya oh. Naka-pre-pack na rin siya so madali na rin siyang gamitin. So after a few minutes, ito na si Hungarian sausage and looks like okay na rin siya. Basta magkaroon na siya ng konting color para hindi naman siya sunog na sunog. So it's perfect na kainin. Wow. And meron pa kaming dagdag. Last na talaga to, promise. Masyado kami yatang nagutom or nahayop o murder. But this time, hindi na namin siya iluluto kasi mga iba-ibang klase na to ng chicken. But ito ay order na for delivery. Still, it's from Caleb's Plate. Kaya lahat ng kinain namin, well, lahat ng pinakita namin kanina sa inyo at kakainin natin later ay galing sa kanila. So first, we have teriyaki sauce chicken. So this is what it looks like. Then we have buffalo sauce. Then we have salted egg. This one. They all look yummy. And the parmesan chicken.
And tapos na tayo sa may cooking part. And finally, nakaabot na tayo sa may mukbang part. So kanina pa kami nagugutom, kanina pa namin sila tinititigan lang sa mga pictures and sa videos. Ngayon, mag-i-start na tayong kumain. So syempre, we'll start sa una nating niluto, si Shabu Shabu Hot Pot. So let's start! Yehey! Grabe, tignan nyo, punong-puno siya ng laman. And hindi talaga siya tinipid. As in, kompleto, lahat ng kailangang seafood and everything else, nandito siya. Ay, kanina ko pa ito tinitignan. Actually, ito yung mga pagkain perfect para sa ano. Sakto pa kasi nga umuulan today. So, sobrang init pa niya. And, init? Okay talaga siya. Alam nyo, napaka-enjoyable ang kumain. Pero much fun para ang mararanasan mo when you cook. Wow! In fairness, hindi talaga siya nagluluto. Like I said kanina, napakatagal na panahon siyang naging working mom, kaya madalas dito sa amin, simple lang na mga food. Yung mga ganito, hindi namin masyado pinapangarap. Pero ngayon, na ganito lang pala siya kadali, nakaka-intimidate lang siya, pero madali lang siyang iluto, even at home. Kahit na wala kang alam, meron naman siyang madaling instructions to follow. Kayang-kaya naman pala. By the way, nakalimutan ko palang i-announce na dumating si Tia Ann. Nakalimutan natin siya. Welcome to this Cookbang Challenge! Umabot siya sa kainan. Saktong-sakto. Kanina hirap-hirap kami magluto. Wala siya. Tapos bigla lang siyang dumating dito sa may kainan. Kainan lang talaga yung habol ko. Yun na naamoy niya. Naamoy niya na maraming pagkain. By the way, last Mukbang Challenge namin with aking mga guests, ni-request nyo na magkaroon kami ng Q&A with Mommy Lou. So this time, pagbibigyan ulit namin kayo, kada isang kakainin namin, mag-aas ako ng isang question. So, well, kaming dalawa ni Tia and kay Mommy, para mas makilala natin siya and makahingi ng mga advice. So first question ko sa'yo, Mommy, is, una, nung mga age 25 ka, same age as mine, anong nafe-feel mo nung nasa career ka? By the way, si Mommy nga pala kasi, she started as an accountant for a few years, then she shifted her career to insurance after 10 years. After 10 years. So nung age ko na yun, nasa accounting, nasa corporate world pa rin siya, wala pa siya sa sales, anong feeling mo nun? Anong nafe-feel mo as an employee? Well, syempre, it's my course. Excited ako during the first few years. But then I realized, dito pala, compute ka lang ng compute ng millions and thousands of pesoses na hindi naman pala iyo. Basta record ka ng record. Anda. Here and there. Kawawa naman ang mga accountant sa mga karilid niyan. Mamaya magalit sila sa atin, sabihin. Totoo yun. At doon nanlabo ang mga mata ko. Well, ako din mahilig sa accounting, pero partly, medyo nakakaduling ang mga numbers, pero I really like accounting. Lalo na kasi it's about finances. So, our second ulam is, syempre, yung pangalawa din nating niluto is yung Angus Roast Beef. Ito na siya! Hey, tigitigisa muna. And, ito pala. Well, sinabi ko na kanina, it comes with gravy. So, ito yung gravy niya. First bite. Can I have sauce? Mmm! Can I have sauce? Lambot ah! Lambot. Saktong-sakto lang. Minsan kasi naiisip mo, pag yung mga beef, di ba parang lagi siyang matigas? Pero, eto no. Tsaka malasa na siya. Unlike yung mga, well, hindi ko alam, siguro pag ikaw lang yung nagluto sa bahay, tapos eto kasi, natimplahan na siya, kaya malasa na siya talaga kaagad. Tsaka matitikman mo rin na parang nag-grill na siya beforehand, kasi smoke nga siya. Di ba? So kahit kanina na finry natin siya, hindi naman siya gin-grill, yung lasa ng pagka-grill nandoon doon na rin. And dito na rin tayo sa second question, si Tia naman yung magtatanong kay Mommy. Tukol sa, anong question natin? Ready ka na ba, Mommy? Sure. Talaga ba? No about love life? No personal questions. Love life. Love life mo. Love life mo! Ito no yung question questions. Answer natin eh. Ah, sige. Second question is, ano yung mga advice mo sa younger generation? Kung paano nag-handle ng finances? Yun! Well, finances! Yes! Finances! Wow! That's money! So, may kasabihan tayo, it's not how much you earn, but how much you save. Wow!
Parang kay Lolo kayo narinig. Bata pa ako. Mm. Paulit-ulit yan sinasabi ng mother ko sa akin. Huwag kang mayabang sa sweldo mo. Ang importante, your money in the bank and not the money that you get every month. Baka naman, masasabi mo nga big enough, kaso wala ka naman ipon. So ako naman, personally, I pay all my bills first. Yung responsibility, tuition, rental, wala pa akong sarili ng bahay, electric bills, lahat ng bills muna unahin natin. And then, kahit naman tayo maraming ginagastos, let's not forget to treat ourselves. Wow. Kaya we're working hard. So mga magkano yung pwedeng pang treat yourself? Mas interested ka mo sa treat yourself eh. Well, set aside at least 1,000 a month. For a movie, no. Yes. 1,000 lang ba talaga? 1,000 a day? No. 1,000 a day. Pwede naman every payday. I-treat mo yung sarili mo with a movie, a new blouse, or a new dress, whatever. So, you work hard, you play harder. And third on the list is, syempre, si barbecue pork ribs. Itsura pa lang nito, sobrang saucy na. Kaya I'm really excited for this one as well. And kita nyo, nakat na agad yung meat niya. So, ganun siya kalambot. Hindi siya, like I said, 20 minutes lang natin to niluto. But still, sobrang ano na niya. Lambot na niya. So, let's see naman ang magiging lasa nito. Saka hindi siya dry. Yun nga sabi ko, sobrang saucy. Especially kasi sa mga barbecue, madalas dry yung mga offering. So, ngayon, talagang hindi siya kinulangan sa sauce. Wow. Ang sarap! Si Angus kanina malasa, pero to malasa. Mas malasa pa siya. Noot na noot yung lasa niya sa loob. Siguro kasi, si Angus kasi, wala siyang sauce. Meron lang siyang gravy, pero malasa din yung loob niya eh. Pero ito siguro minarinate siya for... Minarinate siya nung matagal. Kaya lasang lasa talaga until sa loob. Sobrang lambot niya. Tamang buto na tinduro. Yun nga eh. Kasi kanina, nung kinukuha ko na siya, nagiwahiwalay na agad yung meat. Ganun siya kalambot, hindi siya matigas. Malambot na lasa, wala ka na hahanapin. Wow! May tagline na siya. Malambot, malasa, at wala ka nang hahanaping iba. Very good. So, wala ka nang forever niyan. Hindi ka nang hahanap ng forever. Oh nga pala, sa mga naghahanap ng forever dyan, nandito pala si Tia Ann. Kung gusto niyo ng number niya, comment niyo lang dyan sa may baba, hingin niyo sa akin. Kaya ulo. Teka lang, humunguya pa ako. Ang sarap. Okay, para sa third question, ano yung pinakamagandang nangyari sa buong life mo? For now, as of now. Pinakamaganda? Yes. Yung masasabi mo na, buti nangyari to sa akin. I'm very blessed na ito yung nangyari sa akin. My second life. Way back, 2017, April, Holy Week yon, I had a heart attack and I survived. That was the most precious blessing na binigay sa akin ni Lord. And so I thought, siguro may mission pa ako. Binigyan pa niya ako ng chance na mabuhay. And I thank God for that. Fourth ulam natin, si Hungarian sausage. And kita niyo naman, sobrang laki nila. Hindi rin siya tinipid. So, let's try. Medyo may konting spiciness sa dulo. Tikman yun. Or ako lang ba? Medyo may konting anghang siya sa dulo. Pero okay lang naman. Manageable. Siguro pag Hungarian sausage, meron talagang konting ganun. Konting anghang lang naman. Hindi. I think sakto na siya pag may kanin. Fourth question is, kung hindi ka napunta sa insurance and sa accountancy, ano yung career mo na napuntahan mo ngayon? Siguro, kung di ako makapunta sa course ko na BSc accounting, major in accounting. Kasi nung bata pa ako, honesty aside, both parents ko ay doctor of optometry. My mother has her own clinic in Malate, Nayan's Optical Clinic. Ang father ko naman nagtayo sa Agno, Pangasinan because he wants to help the poor kababayan there. So, ang gusto ng mother ko, lahat kami mag-optometry.
Mukha na ako to, of course, na doctor of optometry. Susundin na natin itong mga chicken. And first on the list is itong teriyaki sauce. Again, itong mga to, hindi na namin to niluto. In-order na namin siya. And pinadeliver namin. Same pa rin siya from Caleb's Plate. So, let's start with this one. Si teriyaki sauce. Meron pa siyang pa-sesame seeds, no? Tama ba? Sesame seeds. Malasa din siya, no? Delicious din. It's delicious. Even sa loob. Usually malasa. Kasi, well, mga wings kasi no, malalasa talaga. Kasi madalas, sa chicken, yung skin lang yung malasa, yung loob wala na. So I guess minarinate nila to for quite some time, kaya lasang-lasa mo talaga siya until sa loob. Matamis-tamis din siya, no? Meron din siyang konting tamis. Actually, balance yung lasa niya. Parang, alam mo, parang matamis na malasa. Hindi kasi nawawala yung lasa niya, kumbaga hanggang loob. Ano siya? Consistent yung lasa niya. Seryoso, may tamis talaga siya. Eh, mahilig pa naman ako sa sweets. Siguro lang hindi sweet. What's the name of the chicken? Sesame? Meron lang siyang sesame, pero yung pangalan niya is teriyaki sauce chicken. So going na tayo sa fifth question, medyo marami-rami na tayong natanong kay mommy. So medyo simplihan ko na yung question. Out of all the places na napuntahan natin dito sa Pilipinas and abroad, which one yung pinaka-favorite mong napuntahan and why? Ano yung Santiago? Saan? Si Santiago? Santiago, si Santiago Bay, that's the one in Camote sa May Cebu. Tama? Yes. Bakit siya yung pinaka-favorite mo? I like that place. Kasi pag paglabas mo ng room mo, makikita mo na yung view ng dagat and the sky. Napakaganda. It's so refreshing. Siguro na-relax ng sobra din siya. Hindi ako nakasama. Malilimutan mo yung mga problema mo. Nagpaiwan siya doon kasi hindi siya makapag-leave. So, siya yung hindi nakapunta ng Camote, Cebu. Malami next time pa naman. True. Pagi pa naman nagsisili yung mga tickets papunta ng Cebu. Siguro... Ibabalik tayo doon? Yes. I like to go back there. Talagang gusto ko mong bumalik doon. Napakaganda talaga. Siguro ako. Santiago Bay. Wow, halos paubos na rin siya. So we only have 3 ulams left, yung tatlong klase ng chicken, and we have buffalo chicken this time. Mga buffalo, ito yung mga usual pang inuman eh. So, kuha. Matamis-tamis na may anghang. Sakto nga ito pang inuman. Sakto ba? Kunin mo yung beer natin sa ref. Wow, wala po kaming beer sa ref. Huwag mo kayo papaniwala sa kanya. Sobrang tagal ko na rin hindi nakainom. Tubig. Ang meron doon, wala na ring soft drinks doon eh. Parang nasa dulo lang yung anghang niya. Konting anghang lang din naman. Mas gusto ko yung sweetness nito. Parang mas maanghang pa nga si Hungarian sausage kanina eh. Oo. Alam mo, nakakatuwa sa chicken na to. Balance kasi tapos consistent. Ano yung balance yung lasa niya? Tapos consistent hanggang loob may lasa siya. Kasi diba, bira sa mga chicken yung talagang may lasa hanggang true. So, yung mga ganyan kasi ibig sabihin na mamarinate talaga for a while. Hindi lang siya yung in order tapos ngayon na. Yun yung mga typically yung skin lang yung malasa, yung loob wala na. Ang meron lang, super busog factor. Kadami ba naman eh, di ba? Medyo marami-rami na yung kinain kaya medyo mabagal na kami ngayon. Busog-lusog kami. Sira ang diet. Meron ba talagang diet? Hindi wala. Ako, meron. Mapagpanggap po siya. Huwag mo kayo magpapanyala. Busog-busog. Busog-busog. So, pang 6th question na po natin siya. And the question is... Parang pang mga contest ah. Ang question, siguro naman, hindi naman na rin ano, no, na syempre si Mami Lu, ang tanong ko talaga sa kanya is, ano yung secret niya, bakit siya baby face? Oh, wow. Yun eh! Talagang tinuloy. Meron talagang sumisip-sip. Meron talagang sumisip-sip ngayong mga panahon. Magpapasko na kasi. So alam niya na, nagpapadulas na para sa ano, para sa Pasko. Sa totoo lang, I never go to the parlor. Hindi ako mahilig pumunta sa parlor. Hindi ako, yung kahit may awarding, may mga ganyang... social gathering, wedding, I don't go to the parlor. I set my hair sa hairpin ang ginagamit ko. Tapos nilalagyan ko ng ano, spray net. Tapos, oh, yan.
gabi-gabi. Inaayosan ko lang yung mukha ko. I don't go to the parlor and hindi ako nagpapa... Manicure, pedicure. Oo. I do it myself. I do it myself. Yung manicure, pedicure. Kaya, akala nila magastos ako. Pero ang totoo lang, ako lang yun. Kaya yung siguro, kahit problemado ako, I try to be happy. Okay, next on the list is si Salted Egg Chicken. Yung masarap dito salted egg. Yeah. Medyo kakaiba, no? Kasi parang si Salted Egg dati, yung sa Tagalog, di ba, ano siya? Itlog na pula. Oh, itlog na maalat. Ano itlog ba? Na maalat. Itlog na maalat. Tapos kulay pula siya, pero itlog na maalat. Tapos nauso na ginagawa na siyang flavor for a chicken. Yes. Offering. Hmm. So ito, balance lang yung lasa niya. Hindi siya masyadong maalat, hindi rin siya masyadong matamis, hindi rin siya maanghang. It's just enough. Enough na malasahan siya. No? Good enough. Excited na sila sa mga questions. O nga no, last question ko na pala to. Kasi meron pa siya yung pinakahuling question. Si Mommy kasi was able to handle mga around 100 people, no? Yes. During her time, naging maximum yata at one point na umabot ng 100 people. Yes. So yung question ko is, lalo na ngayon, I'm also vlogging and I do content creation. I'm talking to a lot of people. So, how do you manage talking to different people with different personalities, with different likes and dislikes, and alam mo yun, yung iba-iba yung trip sa buhay? Paano mo makakasundo? Or hindi man kailangan makasundo, pero parang makasalamuha man lang ng maayos yung iba-ibang klase ng tao. Good question. Kasi different folks, you need different strokes. Hindi sila pare-pareho. Kahit minsan na treatment mo sa kanila, pare-pareho, meron pa rin nagtatampo, meron pa rin nagagalit, meron pa rin naiinggit. Kahit pantay-pantay na ang treatment mo, hindi mo, you cannot satisfy everybody. So that's the fact. Mm. Kahit ka saan magpunta, you can never satisfy everyone. Hindi lahat ng tao magiging masaya sa ginagawa mo. So, just let it be. Just do it your own way na sa tingin mo ay tama. Huwag ka magpa-affect. Don't let that affect your work. Don't let it affect yourself. Do not change yourself just because they want you to be like this and like that. Just be yourself. Tama. Tama naman. Ay. Last, si Parmesan Chicken! Yay! Yes! Busog na kami, kaya sobrang tagal na ng break time namin. Hindi na siya mabilisan kagaya kanina. So, kuha na tayo. So, Parmesan is cheese. Kaya, pakiramdam ko, well, feeling ko, cheesy chicken to. Simple lang ang lasa niya. Hmm. Medyo cheesy naman siya. Hmm, meron naman siyang cheese. Ito yung mga neutral na lasa. Yes. Para siyang si salted egg kanina. Na... hindi maanghang, hindi matamis, hindi rin maalat. It's just right. It's good enough. Team, so the last question is sa akin manggagaling. Mm-hmm. And the question is, actually, ano muna? Si Mami kasi mahilig siya manood ng movie. Sobra. Yun yung parang every night na lang. I mean, bago siya matulog, hindi pwede na hindi siya manonood ng movie. So, since ang... sa kabila ng kaduwagan mo, Mami. Ano ba yan? Ano? Tatalo ko ako, tatawa tayo. Tingin na. Sa kabila ng kaduwagan mo, Mina, parang hindi ka masyadong punta na kusina, hindi mag-isa, ganyan. Dahil na pag nakakapanood ka ng horror movie, di ba? Example, ganyan. Tanong ko, bakit hihingi ka pa rin sa horror movies? Gusto ko lang siya talaga mapanood. Okay. Oo, duwag nga ako. But I love to watch horror movies. Ano yung feeling mo pagkatapos mo manood ng movie mo? Parang lalo bang na nai-inspire ka ba? Hindi. Nag-relax yung mind mo? Parang kasi, and sabi nga, there is good and evil in this earth. Yung good, kay God yan, mga angels. Yung evil, you should at least know something about the evil things para ma-avoid mo sila at saka alam mo kung paano malabanan sila.
So, nakakatulong ba yung pagbukas ng ilaw sa kusina bago pumunta? Para hindi matakot? Hindi, para hindi ka madapa kasi madilim. Bakit kailangan may kasama pag pumunta dun? Baka madapa din. Mag-isang nga lang ako pag tapos ko manood, ako nagpapatay lang ng ilaw. At tapang ang tao! Yes. Hi! If you want to order chicken wings, there are 3 sets, set A, B, and C. For set A, it's 6 pieces for 160 pesos. Set B, 12 pieces for 250 pesos. And set C, 24 pieces at 370 pesos. You can contact Caleb's Plate at facebook.com/Caleb's Plate or dito rin sa may Instagram at Caleb's Plate kung saan ko sila nahanap. Pero meron din silang Viber at 0919-002-4802. Send nyo lang sa kanila yung name mo, yung address mo, landmark, and yung contact number, mode of payment, and also kung yung mga orders na interested ka. Thank you po again for watching this Cookbang Challenge. Well, like I said kanina, bago siya, it's cooking, first time namin magluto. Kahit hindi kami marunong magluto, I hope na natuwa kayo. And then the Mukbang Challenge as well. And Q&A with my guests, si Tia Ann and si Mommy Lou. Thank you so much again for watching. Ako pa rin si Prince Alvarez, ang inyong hashtag Tabat Choy!